Hey guys! Welcome back to Pinay Pan Channel, and for our today's video, ituturo ko sa inyo kung paano kayo makakakuha ng CFO Certificate. So, para saan ba ang CFO Certificate? So, para to sa mga Filipino immigrants or yung mga aalis ng bansa and gustong mag-settle permanently abroad, required sila na mag-register sa CFO or Commission on Filipinos Overseas, and kailangan din nilang mag-attend ng pre-departure orientation seminar or PDOS or PDOS or peer counseling session. So, ituturo ko naman sa inyo kung ano yung step-by-step kung paano kayo makakakuha. Actually, dati hindi naman online ang pagkuha ng CFO certificate. So, kailangan pumunta pa tayo dun sa mismong lugar nila para makapag-seminar and etc. Pero ngayon, mas pinadali na, lalo na kasi nagka-COVID. Ito yung mga kakailanganin natin. Kailangan natin ng valid passport na at least valid siya ng 6 months before travel date. Kailangan din natin ng visa. Valid visa, of course, long-term visa or residence permit, and then valid ID with photo, SSS, GSIS, UMID, driver's license, and etc. And syempre, may bayad siya na registration fee. So make sure na meron tayong soft copy ng ating passport, or pwede rin naman natin na picturean na lang. And then after that, punta lang tayo dun sa website nila, which is cfo.gov.ph, and dito kayo mapupunta. And after that, kailangan nyo lang hanapin yung Guidance and Counseling Program, GCP, kasi may lalabas dyan na 4. So marami yan. May GCP, PDOS, AU per CFS, and Amendment with GCP. Pero dun tayo sa Guidance and Counseling Program, GCP, which is eto nga. And then click mo lang yung register here. And ayan, I have read the CFO Data Privacy Policy. And ayan, ia-agree lang natin yan, guys. So, dito guys, kailangan natin syempreng mag-fill up ng mga informations natin. Ayan, to check whether or not you are required to take the Overseas Filipino CFO online registration, please answer the questions using the drop-down list. So, type in your valid email address and then click submit. So, eto siya, registration for counseling participants only. You can only use your email address once if you need to register again. So you will have to wait for another 15 days using a different email address. So if nag-register na tayo today, hindi tayo agad-agad makakapag-register ulit the next day. So after 15 days pa. And check what applies to you. So do you have a passport with you? Do you have your visa with you? Itatap mo lang yan, ikiklik mo lang. And then, what is the relationship of the registrant to the petitioner? So, for example, pwede rin yung spouse. Kung may asawa na kayo, itatap mo lang yan. And then, what is your country of destination? For example, sa Taiwan. Ayan. And then, kailangan lang natin mag-enter ng email address dito. And then, re-enter lang natin. And mag-upload tayo ng passport copy and visa copy. You just have to click the submit button. So after natin makapag-register, ito na yung lalabas, online registration. To continue with your account creation, please check the inbox, spam, or junk mail of your email account and click the confirmation link. So kailangan na natin pumunta dun sa email natin and i-check natin kung naka-receive pa tayo ng email from them. And as you can see, naka-receive na nga tayo ng email. And ito yung kailangan natin pindutin. So you have to click the confirm email. Click mo lang yan and madadirect kayo dito kung saan kailangan natin fill upan yung mga informations dito. So, kailangan natin ilagay yung last name natin, first name natin, middle name. So, no, if wala ka middle name, no need naman na maglagay dyan. And then yung suffix natin, kung may junior ba tayo, the second, the third senior sa ating pangalan. And then after that, birth date lang natin, year, month, and day. And then yung sex natin or yung ating gender. And then civil status, and petitioner's birth date and citizenship naman. And then after that, you just have to click the verify. And then you just have to check all your information and petitioner's information. Make sure na correct lahat yan. So for review lang naman to, and then punta kayo dun sa may pinakababa. And then after that, click mo lang yung confirm. And then punta ulit tayo dito and click mo na yung continue.
So, sabi dito, the counselor assigned to you will contact you for your guidance and counseling program through a telecounseling after verification of your requirements. So, valid passport ang kailangan, valid visa or visa grant notice, petitioner's passport, yung magpe-petition sa atin na mag-migrate sa ibang bansa, kailangan natin yung copy of their passport, and then marriage certificate or report of marriage, ROM, in PSA security paper, if married ka. So, pwede silang humingi ng mga additional information like a divorce decree, annulment paper, proof of residency, death certificate, proof of relationship, certificate of family relations, and etc. Now, after that, you just have to click the submit button. So, you were able to create an account with the off-course system. You can only continue with your registration and payment after your telecounseling. The counselor assigned to you will email you for your schedule after you submit the following documents and the email account of your counselor that can be found in the email that you will receive. So, ayan, nakapag-create na tayo ng account. Pero, hindi ibig sabihin nun, registered na tayo dito kasi kailangan pa rin natin hintayin yung email ng counselor natin na naka-assign sa atin para sa ating seminar. So, kailangan natin i-check every now and then, guys, yung ating email kasi minsan hindi lumalabas agad. So, check nyo yung spam nyo and then lahat ng inbox nyo every now and then kasi nung ako yung kumuha ng, or nung ako yung nag-create ng account dito, eh, hindi ko agad nabasa. So, after a few days, kahit na chine-check ko, hindi siya lumabas agad. Hindi ko kasi na-check yung mga spam folders ko. And, ayun nga, received na tayo ng email from CFO. And, ayan, ang unang-unang kailangan natin gawin is mag-send ng digital copies ng ating registration requirements for check-in and verification dito sa email na ibibigay nila. So, hindi ko sure kung same emails lang yan, pero just use yung email address na ibibigay nila. And then, copy ng ating valid passport, valid visa or visa grant notice, petitioner's passport, marriage and certificate or report of marriage. So, ang mga requirements na kailangan natin i-email dito sa email address na ibibigay nila. So, hindi naman kailangan ipa-scan totally kasi yung akin noon, pinicturean lang namin and then nasend na agad namin sa kanila. So, may mga additional informations lang sila na hihingin or pag nag-reply sila, may mga additional lang sila na gustong ipa-send sa atin pero madali lang naman siya. So, like this one, nag-send na ako ng details sa kanya pero nagpa-send pa ulit siya ng full picture ng husband's passport ko. And then, yun, sinend na natin. Hindi ko na siyang nakita kasi, I don't know, hindi lang siya lumabas dun sa email ko. And then, after mga 3 to 4 days, nakita ko na lang na may email na pala. Akala ko kasi mga, yung pinanood ko kasing video before, sabi nila may chance na makareceive tayo ng email sa kanila or mag-reply sila in 2 to 3 days. So, na-expect ko na ganun. Although, chine-check ko siya every now and then, pero hindi ko talaga siya nakita. Hindi ko nabasa yung email nila. Nag-email ulit sila sa akin the same day. Ayan, greetings from the Commission on Filipinos Overseas or CFO. Ayan, meron lang introduction. Ayan, sinabi na nila kung sino yung assigned guidance facilitator natin. And na-schedule na tayo for GCP online counseling, telecounseling. So, yun yung telecounseling, guys, which is yung pinaka-seminar nila. And agad-agad, the next day daw, meron na akong schedule, which is September 9. So, nag-register or nag-create ako ng account dito ng September 8. And then, the next day, in-schedule na agad nila kami ng September 9, 11 a.m. So, may mga instructions sila kung saan kailangan daw lang natin mag-enter dito sa link na to. So, magbi-video call tayo kasama pa ng mga iba pang client nila. Pero depende kasi minsan may solo, minsan naman may mga kasama kayo. Siguro depende kung gano'ng karami yung mga clients nila for the day. And you have to use your full name when you enter the link. So make sure na yung email nyo, guys, yung pangalan nyo sa email is yung name nyo. Kasi yung iba, diba, may mga nickname lang, alias lang yung nakalagay sa kanila. Kasi hindi daw nila i-entertain if hindi full name nyo yung nakalagay. As I said kanina, hindi natin nabasa agad yung email nila na to, which is, yun nga, yung the next day seminar, hindi ako nakapag-attend kasi after a few days ko lang siya nabasa. So, nag-email ulit sila na hindi tayo nakapag-attend nung session natin
and kailangan natin magpa-reschedule. So, ayun, tatanungin lang nila kung ano yung reason mo, and syempre, kami, sinabi lang namin na hindi talaga namin nabasa yung email. Hindi siya lumabas agad. I'm not sure why. So, make sure na i-double check niyan. Madalas naman, same day sila nagre-reply or nag-i-email sa atin. And then the next day, nag-start na yung ating seminar. After namin ma-receive nito, which is September 12 na, nag-email na kami ng mga details na kailangang isend. Like, ito yung nandito sa taas, yung mga proof of relationship, namin, and full picture ng husband ko, yung passport niya, ayan. So, sinend ko lang yung picture. So, naka-receive ulit tayo ng email for schedule. And, ayan nga, after namin mag-reply ng September 12, the next day, meron na tayong schedule ulit. So, ayan, same lang din naman yung mga kailangan nating, yung mga sinabi ko kanina. Yun lang din naman yung gagawin, yung mga informations na kailangan isend. At meron din silang sinend sa atin na GCP form. So, ayan, kasama siya ng email na to. Ayan, kailangan lang natin fill up on itong mga information na to and isend din sa kanila. So, ito yung guidance counseling form. Mas recommended ko na fill up on to dun sa ating computer kasi pag nagkamali tayo, medyo mahirap pag sa phone. So, sa computer kasi kami nag-fill up nito. So, madali lang naman. Kailangan mo lang anuhin yung first name, middle name, more on yung mga usual informations na hinihingi sa atin, and then information din ng ating spouse, partner, or fiancé's information. And ayan, meron din yung pangalan ng mga anak mo, yung mga informations nila. And at the same time, kung yung petitioner mo is yung asawa mo, or lover mo, or jowa mo, ayan, you can ipapasulat nila yung short story ng inyong relationship. Ayan. From start to present. So, hindi naman kailangan super haba. Kasi, like yung short lang, pinaka-summary lang kung paano kayo nagkakilala hanggang ano kayo ngayon. Yeah, so, ito yung mga important reminders nila for the webinar. Please make sure daw na isubmit nyo yung GCP form, itong fill upan natin, sa kanila 1 hour before ng seminar ninyo. And then, kailangan full name nyo yung user ID dun sa Google Meet account ninyo. Like, ayan, example daw, yung Juan de la Cruz-USA. So, yung USA, dapat doon nakalagay yung country na pupuntahan ninyo. And then, the host will not let you in if you use different name or kung nickname yan. Kasi nakalist sa kanila ng mga nakalist sa kanila lahat ng pangalan ng sasali doon sa webinar. So, please be on time daw. The host will let you in for 10 minutes before the start of the session. Please wear your earphones, keep your cameras on, and kailangan naka-mute. So, you need to attend the seminar from start until the end of the considered to attend. So, late clients leaving the webinar early will be tagged as absent. Please take notes and participate in webinar. Please note that the plane ticket is not assurance that you will finish the entire process in 1 day. You can only have 2. You can only move to the next step of the process after successfully passing the assessment of your counselor and complying with all the requirements deemed needed. You are advised to book your flight only after you finish the entire GCP process. So, CFO daw will not be liable for any loss due to failure to secure the CFO document prior to your flight. Once na-schedule nyo na for seminar, kailangan nyo lang i-click tong link na to. So, after clicking the link, dito kayo mapupunta. So, you can click the ask to join. Pero guys, before that, kailangan may camera tayo. So, you have to tap this, allow mo to. Ayan, like that. And then, while using the app, click mo din to while using the app. So, ayan ang magiging itsura niyan kapag inallow nyo na siya. So, pwede mong pindutin yung mga yan mamaya kasi lalabas din yan once na nag-video call na tayo or nasa webinar na tayo for seminar. So, kailangan nakabukas yung camera natin dito, guys. Hindi pwedeng nakapatay. And then, make sure na laging nakamute yung ating voice dito. So, ito yung microphone natin. So, if magsasalita tayo, dun lang natin pipindutin to. Ngayon, if hindi tayo magsasalita, you have to make sure na nakamute. So, makikita nyo naman, pag nakaganyan siya, ibig sabihin, naririnig tayo. Pero pag nakaganyan naman siya, ibig sabihin, hindi tayo naririnig ng speaker or ng mga kasama natin. Kailangan lang natin mag-participate dito, and then after that, makaka-receive ulit tayo ng email from them.
Yan, as you can see, naka-receive na tayo ng email from our counselor or yung nag-seminar sa atin. So, approve na daw tayo for the next step. And para makapag-proceed tayo with the registration, kailangan daw natin hanapin yung email from their system na nag-i-inform na successfully finished na natin yung GCP telecounseling. And then, within that message, dun sa message na yon, you will see daw, makikita nyo yung link for the next step. So, access mo lang yung link na yon using computer or laptop para ma-avoid yung mga error. And once you are in the form part, please choose immigrant form and kindly follow these steps for the payment process. So, meron silang instruction para dun sa payment process. And ayan, panoorin nyo lang yung YouTube video nila. And clear naman yan. And then yung PDF file nila kung saan tayo pwede magbayad. And suggest daw nila kapag nasa delivery address na tayo na part dun sa system nila, kailangan maglagay tayo ng dalawang tao na pwede mag-receive ng CFO document natin para kahit wala tayo, since syempre kung balak natin na lumipad agad papunta sa ibang bansa, baka wala na makakapag-receive. So make sure na maglalagay tayo ng dalawang person para mag-receive nun. And then, 2 active contact numbers din daw. And then, yung permanent address. So, once na nagbayad na tayo, isend nyo lang yung proof of payment, yung passport and visa nyo, yung fiancé, spouse, or passport ng ating petitioner. And then, marriage certificate if applicable daw. And then, yung delivery address with contact person and contact number dito sa email na to. So, once you once you have already sent daw yung proof of payment and documents, wait lang tayo ng 1 to 3 working days and pa-receive mo yung inyong CFO digital certificate in your email. So, temporary lang naman yun. Hanggat hindi pa natin na-receive yung certificate na isa-send nila, na i-mail nila sa atin. So, kung hindi pa natin na-receive yung original CFO documents natin and you have a scheduled flight na daw yung may use a CFO digital certificate na isa-send nila sa email natin as substitute. So, we already communicated daw or they already communicated to the Bureau of Immigration and informed them na i-accept nila yung digital certificate na ibibigay nila sa atin. So, kung mag-issues man daw tayo sa airport, kapag binigay natin yung digital certificate na yon, contact daw natin sila. Ayan, so, ma-receive nyo yung email na to once na after ng counseling natin, yung telecounseling. So, you've successfully completed the guidance and counseling program of the commission through a telecounseling. Please click the link to proceed with your registration online daw. So, please do not hesitate to contact them at their email address, of course, .verify@cfo.gov.ph for further assistance. So, you have to click this one para makapag fill up na tayo. Ayan. So, ito yung lalabas, guys. For individual registration, for first-time registration, click mo yung register. And ayan, so Commission on Filipino Overseas Information Sheet for Filipino Immigrants. So, since nakapag-fill up na tayo dito, hindi na tayo pwede mag-fill up ulit. Pero yun nga, you just have to fill up all informations here and then mag-next-next lang tayo. And for payment and delivery details daw, ito yung mga kailangan natin. So, review nyo lang yung registration ninyo, yung kanina yung mga information sa kailangan ilagay. And then, payment and delivery details should there be incorrect information. And ito. Ito yung mga step nila. So, madali lang naman intindihin yan, guys. Once na nakapagbayad na tayo, isa-send naman nila agad-agad. Or sabihin natin within a day, masasend nila yung temporary certificate natin. And ayan, ito yung ipapakita natin sa kanila. So, you just have to download it. And then, after download it, pwede nyo siyang ipaprint na lang. And then, yun yung ating ipapakita once na nasa airport na tayo. Guys, naipakita ko na sa inyo kung paano tayo makakakuha ng CFO certificate. So, as long as gagawin natin agad-agad lahat ng mga instructions nila, mabilis lang din naman natin makukuha. Kasi yung nga ako, nagka-problema lang ako kasi hindi ko nabasa agad yung email na sinend nila sa atin. Pero, if nabasa nyo agad the next day, malaki yung chance na magsa-seminar na tayo and then the next day ulit after a few days or after within the day actually, makukuha na natin yung certificate natin agad-agad as long as magawa na natin yung registration after seminar. Anyway guys, I hope nakatulong ako sa inyo. If you have any questions, feel free to comment on our comment section and to try natin na sagutin lahat-lahat yan.